Okay, meron po tayong item dito. Ito po ay Shimano M475 hub. Ito po ay galing Indonesia. In order ko po online. Ito po ay 8 to 10 speed. Kaya niya yung 8 to 10 speed. Tapos, hindi siya tunog mayaman. Siyempre Shimano, nag-invest sila sa quality, hindi dun sa tunog. So, ito po yung rear hub. Okay naman, siguro mga 2 poles yung ano niya. So, tahimik lang siya. Tapos, yung isa, ito naman yung front hub. So, 100mm yung space niya sa ating mga fork. At saka yung rear hub ay 135. May sarili na siyang lalagyan ng kabitan ng rotors. Naka-attach na doon. So, hindi na kailangan ng adapter. Tapos, ito naman yung sprocket na ilalagay ko dito. Ito po ay pinagawa lang sa akin. Kaya, itry ko ito na i-upgrade doon sa bike niya. Shimano M475. Matibay. Ito po ay na-order ko sa Shopee sa halagang 2,600 plus. Kasama na doon yung shipping. Galing Indonesia po ito, hindi po galing China. So, makikita naman na solid siya. At saka matibay, no? Gawa sa steel, pero okay lang. Kahit steel, importante matibay. So, ito yung kapitan ng rotors. So, may sarili na siyang naka-attach na doon sa hub mismo. So, medyo malaki nga lang yung diameter ng lalagyan ng spokes. Kaya siguro i-4-cross na lang natin ito. Sa halip na 3-cross yung dati yung lacing ng mga spokes. Shimano M475. So, ito po yung quick look niya. Kung gusto niyo pong bumili nito, meron pong makukuha kayo sa Shopee or Lazada. Pero sa akin, Shopee po ko po binili ito. Yung seller ay galing Indonesia. Medyo matagal-tagal din yung shipment. Siguro abutin ng kulang-kulang 2 weeks. Ganun talaga. Pero importante, dumating na. At may upgrade na natin doon sa stock hub. So, update ko na lang po kayo pagkatapos ko na maikabit ito doon sa bike na i-upgrade natin. Standby! So, after 2 days, ito na po yung ating finish job. Naikabit na natin doon sa Shimano M475 dito sa wake bike na kulay blue. Ayan o, Shimano M475. Pati itong cogs na 8 speed pero 11 to 40 teeth. Tapos yung kanyang RD ay ganun pa rin, din natin pinalitan sunrun, pero kaya niya yung hanggang 7th na plate ng cogs kasi yung shifter niya ay 7 speed pa lang. So ito na po yung front hub, yan Shimano M475 din, naikabit na natin. So okay na. Nawa natin lacing ay 4 cross kasi yung diameter ng hub ay medyo malaki doon sa pinagkakabitan ng spokes, kaya hindi na obra yung 3 cross, naging 4 cross na siya. Ito yung bike na kabuuan wake brand. So try natin na paakyatin yung kadena hanggang 7 speed lang kasi yung shifter ay 7 speed lang. Hindi ko nilagyan ng audio kasi maingay yung paligid. Kaya tingnan nyo na lang yung performance niya ng drivetrain niya. Siguro pag nagka-budget ulit yung mayari, pwede niya ring palitan itong RD. Gawin na ring medyo high-end para kayang-kaya din yung 8-speed na malaking plato ng sagmit, 11 to 40 teeth. Sa inyong una, pangalawa, o pangatlo na plyan,
Pang-apat. Pang-lima. Pang-anim. Yan, oh, hindi pa naman mababangga yan. Oh, pang 7 speed na. So, kaya ng RD, no? Pero, pwede naman i-upgrade dito later yung RD niya. Kung meron ng budget. Okay. Ayos. So, 3x pa rin, 3x. Pero, sabi ng may-ari, may plano siya na ano, gawing 1x. So, okay yun. Balik na tayo dun sa pangatlong ano, gear. So ayos, itong upgrade natin mga kaibigan. Ating upgrade na M475 Shimano hub. So please like, comment, and subscribe. Sana po ay may natutunan kayo sa video na to kahit maiksi lang. At hanggang sa muli, magandang araw sa inyong lahat. Keep safe.